ayos yung right time yung purify. Mas magiging madali. Okay, tinang game number 2, VEC Fantasy main sa red side. Blue side naman ng Onic Indonesia, hide dito para sa kanyang Selena. Tung 3, yan, para sa kanyang Kufra. Tini naman sa Joehead, Broily, para sa kanyang Ling, and T-Max 4, the Esmeralda. Para sa Onic Indos and Chago, para sa isang YSS Razzy for the Atlas, Anti-Mage for the Vamps, Drian for the Cyclops, and Sasa para sa isang Angela. Abang agad si Kuya Kufra natin, ay si Kuya Atlas natin doon to invade, pero naku, hindi napapansin si Tini dito sa may bottom lane na nakuha yung buff para sa Onic Indo. Nawala na agad sila. Nawala na agad sila doon. Nawalan sila agad ng mga bagay-bagay, mga kaibigan. Kasi sinecure agad eh. And especially yung Ling yung gusto nilang bantayan na nagiging problema. May Johit pa may Johit pang isa. Mukhang kung ano yung rotation o yung ginawa ng Onic Indo ng early game, yun yung gustong gawin ng Fantasy Main. Pero nako, eto na si Kuya Razzy natin laban sa isang Tini. Tingnan natin kung mapapatay nga ba knowing na yan ang backup. Oh, pwede itong mapatay mga kaibigan kasi ready rin naman sila. Pasok lang naman si Paring Ling para dito. Pero Sanjago naman giving some damage flicker out para sa kanilang dalawa. Level 2 lang pala si, ano, si Razzy dito pero naging maganda. Level 4 na si Sanjago. So, na-level gap pa ng bahagya dito, yung Ling, which is dapat level 4 na kasi nakasecure niya naman lahat eh. So, naging problema kasi noon si, parang si Johead nga rin buha. Pero ah, hindi gaya na sinabi natin, Onic Indo, iba yung laruan nila. Iba sila, kumbaga, alam nila kung ano yung gagawin, paano makakapagpa-item. So, kampante pa, nandun pa yung pagiging kampante na aalam namin. Going na level 5 na rin si Sans. So, talagang, as of the moment na anytime magkaroon ng clash, papalag. Mm-hmm. Papalag talaga yan, mga kaibigan. Pero tatlo kanilang kalaban, ultimate coming from the YSS para makita mga bagay-bagay dito. And katulad na sinabi sa inyo, magiging patay yung isang linya for the Onic Indonesia. And mamamaximize talaga yun ng VEC Fantasy Main. Kasi nga, Angela lang yun nandun. Pag inapat mo yun, makakapatay ba yun? Siyempre, makakapatay at makakapatay yun. Pero ang nangyari, eh, hindi pa rin sila nakakuha ng objectives dito. And this one, pasok lang naman yung isa dito. Pero nakatakas pa si Paring Ling. Tumama din ang kanyang Rubik's Cube. Pero Drian dito, galapan din naman. Kung pwedeng pagbigyan. Pero anti-mage for the back lanes. Disengage yung tropa, nakakuha pa ng isa. Yung VEC Fantasy Main, 1-0 agad. Pero kung mapapansin natin, oo, kinukuha ng back fantasy main. Gusto nilang anuhin si Angela doon. Pero si Thams, kung ano yung ginagawa ng back fantasy main sa baba, yun yung pinapalit or yung ginagantay ni Anti-Mage. Knowing na nakakat niya yung waves ng nakakat niya yung wave or nakiklear rather. Oo, nakakat yung mga bagay-bagay. So, kung ano yung ginagawa sa bottom lane, same lang din. Same din. Yun yung gusto sabihin, mga kaibigan. Pero tingnan natin dito si Baron T-Max. Mukhang lalaban din naman, pero medyo masakit na si Sans, ha? Tingnan niya natin item ng direct. Patsak ako ng item ni Sans. Ooh, 2K na rin pala yung kanyang pera. So, 6K, ano? Ay, hindi, 6K, 600, mga 900. Ganun yung kalamangan. 400, mga ganun yung kalamangan dito kay, ano, sa pinakamalaking pera sa kanila. Tapos nakuha pa yung turtle dito, mga kaibigan. Medyo malalim yung direct, ha, sa mid lane. Medyo malalim sir, pero nakapitas pa rin mga kaibigan. It's 1-for-1 trade, pero ang ginagandahan ng Onic Indonesia, nakuha niya yung funnel. Pero here comes that one, Atlas nakapatay, Fatal Links kinunik, Sanjago naman doon to kill that one out, plus this one, talagang tuloy-tuloy yung ginagawa kumuha talaga, pag nilabas niya na yung ano niya, yung samurai niya dito, talagang kukuha ng objectives. Ito pa yung ano, si Drian. Magiging effective. Oo, katulad nung game number 1, Onic Indonesia, naging Italy's successful na naman, no, yung mga bagay na ginagawa nila. Makaganda ng connection, pero doon sa may top lane, silipin natin. Nag-disengage na lang din si Esmeralda natin doon, pero gaya nga sinabi ni Kuya Herb, butas na ulit yung middle lane. Mas malaking objective. Na kayang, mas malaki yung objective, mas malaki yung vision na kayang gawin ngayon ng Onic Indo. And knowing pa na laki ng kalamangan ni Sans compare sa isang Ling, so nandun yung pagiging kampante. Pero balik tayo doon sa may top lane, basa na rin. Possible mahirapan na dito si, ano, si Ling na makakuha na naman ng, ano, ng blue buff. Kasi nakuha na eh, kumbaga na okay na yung positioning dito ng tropa ng ano eh, ng Onic Indonesia, and nakuha na rin naman nila itong mid-deterrent. Pero sabi ko nga sa inyo kanina guys, mas okay talaga
if crowd control, mas okay talaga yung Atlas kasi mas madali ito makuha yung mga bagay-bagay. Pero ito na naman, Rubik's na ibigay, nasa liya pa dun sa bandang gilid, pero mapapatay pa rin. Here comes the Jawhead, pasok lang, 10 peso blades na ibigay, pero mabubuhay nga pa yung isa. Sanjago, nakakapit na si paring Angela, free sa bandang gilid, triple kill para sa kanya, pero tignan mo, pinasok na sa gitna. And medyo malalim kasi alam niya na may Angela dun sa gilid. Kaya medyo matapang siya, and nagiging maganda na naman to for the Onic Indonesia. Ito yung sinasabi na yan ni Kuya kanina na the Atlas and Cyclops connection. Walang magawa si Pufrado. Gusto niya mag-set. It's because of nakaabang na rin yung ultimate ng isang Cyclops. So pag nahuli ka nga naman doon, no choice, patay ka kasi gawa rin pasok ni Ling. Pag naibigay niya yung Tempest of Blades, wala na siyang ano, wala na siyang skill na pang dodge sa lahat ng damage na kayang i-provide ng Onic Indonesia. And wag na wag na lang talagang papalapitin si Sans, kasi pag lumapit si Sans, nilabas yung samurai niya, tatagain ka talaga niyan, iispadahin ganyan sa mukha. And nakita naman natin yung damage na kaya niya i-provide. 401 na siya, mga kaibigan, naka-killing spree, and every single time na makakapatay siya, meron siyang 15% sa buhay, tapos 5 seconds yung movement speed niya. So bibilis at bibilis. And speaking of bilis, ganun lang kabilis yung pagkuha nila ng turtle dito sa ating game number 2. And 6-2 ang ating score. Medyo umaangat na ng malaki yung pera ng tropa ng Onic Indonesia. Naku, mukhang napapasama pa ata yung pagsusound doon ni Trunkin natin. Tapos ito, pagiging aggressive na naman ng Onic dito. Falling Star Moon, Falling Star Moon na nagulo lang ng bagya. Pero flicker in! Fatal Links na connect! Napakagandang setup noon para sa kanila. Ubus yung tatlo and possible makuha pa itong middle turret kasi wala yung Link tsaka yung Joy nagkasama doon sa baba. Tapos hindi pa daw, naku si Trini, bumalik. Wala siyang nagawa pero... Too late kasi basag ang top lane. Bukas na rin etong middle lane. Dalawa na lang ang buhay. So anytime of the day, pwede nang diretsuhin ng Onic Indo to. Parang ang malinong desisyon ng VEC Fantasy May na mag-direkta sa baba. Kasi wala rin yung mga tropa nila. And kahit isang hero lang, pwede naman pumunta dun. Pero mas pin-prioritize sila. And speaking of, dalawang damager pa nila yung nawala dun. So 6.9 para sa isang YSS, tapos 3.3 rather sa isang Link. So napakalaki talaga ng kalamangan, at the same time wala pa, pabuo pa lang ng si Razi, battle tong sakali. Si Razi yung naging maganda magandang setup dun kanina, makakat lang kita ng bagya. Si Razi kasi yung naging magandang setup dun, yung flicker in na Fatal Links niya, nag-connect yun tapos yung ultimate ni Zanz, nag-stuck yung ultimate nun. So pag magkakalapit kayo, mas masakit yung magiging damage niya. And for VEC Fantasy Main, wala na silang tamang choice or tamang hero na makakapagpigil pa kay Razi ngayon. Speaking of, tingnan mo yung Umbra. Punit, sir! Lumalapit. Punit, lumalapit. Pag lumapit na mo, tingnan mo si T-Max, di ba? Wala nang buhay. Naku po, eto pa si Ling. Tempest of Blitz, dahil lapag na yan, siguradong patayan. Mga kaibigan, nabisa laro, nag-connect na rin dito. Pero I think this is it, tatapusin na to. Masyadong mabilis to for the Onic Indonesia. Tatapusin yan, tatlo na lang yung natitir. Eto na yung Angela. Saglit kung saglit, mga kaibigan. T-Max will go down. Samahan pa ng mga minion wave dito sa top lane. Trini, out na lang din. Pero si Zanjago nandito rin sa loob. Anti-mage, tower lock na para tapusin ng ating game number 2. Ganun lang yun. Basic lang for the Onic Indonesia.